Kaya wait lang ako, labas daw ako ng labas. Parang kung maniniwala, hindi mo ako malabas ang bahay. Oh, di ba? I think this is gonna be a prank. Grabe ako. Kaya muna ako ka na magpahal. Ano na kung mapera naman? Mapahal lang kaya sa mga tao. Hindi mo yung mga reason mo, mali-mali na naman. Ano yung makinilaman ng pepperahan ko? Wait. Teka mo na, pakinig ka. Iyan yung ex mo bago ka mag-comment ng ganito. Eh, gito mo daw siya. Alam mo kayo na, sarap na pagkain, huwag na kayo mag-away. Ayan yun na. Hindi na makakain. She's a single mother living in a world that's mean and tough. But she never thinks about giving in or giving up. Times get hard and she gets tired. Sometimes she wants to cry. Inireklamo kasi, kaya kailangan kong gampanan at aksyonan itong reklamo ito. Pero unique po itong reklamo ito dahil ang inireklamo ay tsohin ng sikat na artista. Wow! Si Uncle Jojo Jaime Cruz. Actually, tunay niya pangalan. At siya ay tsohin and Alex Gonzaga. Ayun. Nakita natin si Tony. Andito siya ngayon. Mahilig gumala. Na tsohin. Siyempre, dahil nakatira siya sa parents ni Tony at senior yung parents ni Tony, eh, nalalagay sa delikado yung kanila kasyon dahil ngayong pandemya. Hello, Mikey. Pwede pang kunan mo sa camera? Tatawa na siya. Mamaya natatawa si Tony. So, mga 7:30, ano, tatawa. Basta pag nakita mo ngayon, ngayon po ni Uncle, pwede mo ba siyang kunan lang? Napakato. Yeah, sige. Basta, yayayain ko na, sasabihin ko na rin sa mami na pumunta sila lahat sa dining para magkakasama kayo. Sige, thank you, Amaris. So, tatawagan natin si Uncle Jojo dahil magreklamo si Tony. Pero si Tony ay iba yung boses. O, iba ko po. Mag-aayas ka, tira natin kung obra. Hello! Pwede po bang ganun, hello? Baka matawa ako nito, baka mahalata ka. Subukan ko hindi na ito. Ang pwede natin palabasin dyan. Sige. Hello? Hello, pwede mo makausap si Mr. Jaime Cruz? Yes, calling. Sir Jaime, si Rafi Tulfo po. Hindi po kay si Tulfo. Hindi po. Si Rafi Tulfo po ito. Sa wanted sa radyo. Meron po kasi nagreklamo po sa inyong kapitbahay, Sir Jaime. Ha? Wala akong kapitbahay. Bakit? Kasi nga raw po, sir, natatakot sila dahil nalalagay sa peligro yung kanilang kaligtasan sapagkat mahilig daw po kayong gumala. Now, sa inyong paggagala-gala. Mahilig? Ano po? Gala raw po kayo palagi. Gumala? Opo. Now, may kasama ho kayong mga senior citizens sa bahay. Tama ba? Meron. Kaya nga po, yun nga po yung reklamo eh. Kasi syempre, pag senior, madaling hawaan. Now, pag nahawaan yung senior citizen, magkahawa-hawaan na. Hindi ako ano ba? Sir, di ba kasama nyo sa bahay nyo si Mami Pinti at saka si Daddy Bonoy? Oo. Oh, mag-deny ka pa. Mahirap sa atin eh. Ano po? Sally Malasmas, kilala niyo po siya. Kapitbahay niyo po ito. Hindi. Dito, maingay. Hindi ko po marinig. Okay, sir, pwede ba kayo humalap ng signal? Medyo umurong-urong kayo sa... Bakit po yung signal? Okay, may umurong po kayo o lumabas kayo ng sala o pumunta kayo ng kusina o sa garahe o bumaba kayo. Nasaan mo ba kayo nga nakapwesto? Ano ba ako nakakalaw ko dito? Loko ata ako. Sir, hindi ako nagloloko. Seryoso po ito, sir. Hello. Sir, seryoso po ito, sir. Wag niyo naman. Parang katatawanan po itong programa na paglupan sa inyo, sir. I'm not that kind of person. So, kaya nga, sir, kita niyo naman, sir. Ginagalaw kayo, sir. Kayo, hindi naman. Sir Tulfo. Opo, sir. Kasi po, valid po na reklamo to kasi yung kapitbahay niyo po, nagreklamo na kasi ang susunod daw nito mangyari, ipapabarangay kayo. Okay, sir. Ang manasabi ko lang po, hindi po totoo yan. At hindi po palabas sa bahay. Sandali lang, sir. Gusto niyo pa makausap yung nagreklamo sa inyo, si Sally Malasmas, yung kapitbahay? Hindi. Wala po ako kilala dito. Hindi nga po ako lumalabas sa bahay. Kahit magreklamo siya, wala ko ako. Wala ko pa ako. Hindi na po ako maalik. Eto, sir. Kakausapin kayo ni Sally Malasmas. Ma'am Sally, maganda. Hindi ko po siya kilala. Sir, bahala kayo mag-usap. Eto po, sir, si Ma'am Sally. Hello!
Hello? Hello? Hila! Hello? Hila! Hoy! Kaya ha? Kaya talagang lagi kong nakikitang gumagala-gala dyan ha? Kami talagang nagsusubog na lagi sa barangay at lagi kayong malis na malis dyan! Gumagala-gala? Hoy! Nasa, nakita ko kayo! Nagpa-post pa kayo sa Facebook! Nag-anilaw Batangas kayo! Hmm, ECQ! Bakit kayo maalis sa ECQ nga uli? Pangalawang lockdown na! Umagala-gala pa kayo ha! Ibig sabihin, talagang, hindi, ibig sabihin, ano, napaniwala mo siya na hindi ikaw yun. Pwede mo kasi magsalita, kahit na ako. Ako nagugulat eh. Uy, ayaw na rong sagutin. Hello? Paano pa ako maniniwala? Hello? Hello? Pwede po makausap si Sir Jaime? Hello? Daddy Boroy? Pwede. Si Raffy Tulpo po ito. Oh, Chucky. You're Chucky. Si Raffy Tulpo siya, hindi siya si Chucky. Hello po. Oh, pwede makausap si, ano, Uncle Jojo. Ah, sandali lang. Sandali lang po. Kaya rin lamang labas ako na labas. Parang kung maniniwala, hindi mo ako malo sa bahay. Oh, first na, diba? At least, it's gonna be a prank. Inagdakot ka mo. Kaya muna, huwag ka na magpaka-iwan ng ulo. Kaya naman. Napakahalag siya ang mga tao. Yung mga reasoning mo, ang mga reasoning mo, mali-mali na naman. Paano naman kailangan ng paper ang? Wait. Teka mo lang, pakinig ka. I-analyze mo bago ka mag-comment ng ganito. Ito daw siya. Alam mo kayo nga, sarap naman tayo na kayo mag-away. Hindi ako kakain. Wala kong gala. Kain ka na, ikaw naman. Hello, Sir Jaime? Hello? Ikaw na ba ito, Sir Jaime? Ay, hindi po, lumabas. Ay, lumabas. Lumabas. May toyo na. Nakulang isang kasama ko. Nagagalit siya, biro niya, ano. Mami, speaker mo yung phone. Mami, speaker mo yung phone. Speaker mo yung phone. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko. Kaya host this. Ano host this? Alam mo to? Mami, abot mo yung phone, tapos naka-speaker. Sabi mo, huwag tumawag sa akin. Dito po ito, hindi. Hindi ko makilala rin siya! Hello? Uncle? Oo. Oh. Saan pa? Hey, it's a prank! Hirap na akong tanong. Jamie, ating mamaya rin ang sikim at dito! Oh my God! It's a prank! Okay! Nag-panic siya. Iba rin ako mag-prank. Sa totoo lang mga kapatid, maging ako na-stress dun sa boses niya. Siya yung tipong kapitbahay na ayokong makasagupa. Makita ko pala, marinig ko pala yung boses niya, taas na agad yung dalawang kamay ko, pati paapa. Galing niya. Yung pagtalak na. Parang pinagsama mo machine gun, armalite, brasuka, lahat-lahat nandun na. Walang sinabi si Alex Gonzaga. Eto na. Pag meron akong kaaway, pwede itong pambato. Hindi nga, pag meron nung nagsumbong sa amin at yung sinusumbong, tinatalakan na ako. Baka pwede kitang ma... Ay, tawagan niyo lang po ako para tawagan. Talaga. Dire-diretso din ang mga... Para ikaw na munang gumanat. O, diba? Paano mo na gagamparan yung ganong klaseng boses na palindigan na mabilis magsalita dahil hindi ka naman ganon? Alam niyo po, sa PBB kasi, madalas kami mag-live nung season 1. Tapos ang number one problem namin lagi is mag-o-overtime na kami. Okay. Pero tuwing matatapos na yung programa, lagi may malaking pangyayari na kailangan kong i-explain. Pero sasabihin sa akin, puputuli na tayo in 10 seconds, puputuli na tayo in 15 minutes. Kaya nasanay ako magsalita na mabilis. Oh, pero kailangan yung 15 seconds na sabi ko yung importante yung sasabihin niya bago ako malagyan ng logo sa mukha na. Kasi minsan nalalagyan ako ng logo ng PBB sa mukha eh, pag overtime talaga po.
Eh, pero paano mo nababago yung boses, ma'am? Malayo dun sa tunay mong boses. Hindi. Ang dumidi 4 na lang siguro ako. Iniisip ko na yung legs. Ayun. So, yung prank na inatake ng nervyos yung kanya ang kay Jojo, pero at least, kahit pa paano, eh, napanervyos niya. Natakot. Napaniwala na talaga may sumbong laban kay Uncle Jojo. That's it, guys. Okay. Ang lesson is talagang pag hindi naman essential, wag na lumabas ng bahay. Stay indoors to protect ourselves. So, mission accomplished pa rin. In a way. Thank you! Thank you, Rafi! Aldo Rafi, team! Grabe kayong dalawa. Nadali niyo ako. Sa totoo lang, iyak ako sa sama ng loob. Hindi ko kinaya yung pagpa-prank ninyo. But nung after naman ng prank, nung malaman ko balan, natuwa naman ako. Pero after naisip ko nung gabi, patulpo kayo. Eh na-realize ko, Tony pala yun. Di wala, maluluto yung aking pagreklamo. But anyway, salamat. Sana nag-enjoy kayo. Ay, naghirap ang aming kalooban. Pero nag-enjoy ako talaga. Pero salamat at... Nag-enjoy ka pa ng lagay na yun? Hindi na yun ko ngayon. Salamat sa show mo at marami kayong pinagsasaya, kayong dalawa. God bless you.